So alam niyo ba guys, na pwede na nating i-edit yung mga maling messages na na-send natin sa ating mga kaibigan sa Facebook Messenger. Okay, sa bagong update o sa bagong release ng features ni Messenger as of December of 2023, ay nag-release sila guys ng additional features sa Messenger. Ito yung pag-i-edit o pwede nating i-edit yung mga na-send nating maling messages sa Facebook Messenger. Okay? So binibigyan tayo ng pagkakataong ma-edit yung mga maling messages na na-send natin 15 minutes. 15 minutes guys after natin siyang ma-send sa mga kaibigan natin. Okay? Pati kasi guys, ang ginagawa natin, pag mayroon tayong mga maling messages na na-send, so ang ginagawa natin is totally nire-remove natin para hindi na mabasa or mawawala ng kopya. So ibig sabihin, para wala nang hahalungkatin, wala nang pag-uusapan. So nire-remove natin totally. So sa bagong features na release guys, hindi na kailangan i-remove. So pwede na natin siyang i-edit after natin siyang ma-send, katulad siya sabi ko, 15, mayroon tayong 15 minutes para ma-edit. Okay? So after ng 15 minutes guys, yung edit button doon is mawawala. Mawawala yun. Okay? So sa video na to is magpapakita ako sa inyo ng screen record kung paano natin gagawin o paano natin magagamit itong services or new features ni Facebook Messenger. Okay? So sa mga gustong malaman kung paano, tara guys, samahan nyo ako. So, nandito tayo ngayon guys sa home screen ng Android phone ko. So, para makagawa tayo ng screen record, so i-open ko lang yung Messenger account ko guys. So, dito guys, halimbawa, itong kaibigan kong si Fly High, magsisend tayo ng messages para masundan ninyo guys. Okay? So, i-message natin siya guys. Ita-type natin, pakikuha ng pera ko. Then, after natin ma-type, i-send natin. Okay? After natin na-send, kunwari, napag-isip-isip natin, hindi pala dapat ganun ang sinend natin. Hindi pala dapat ganun yung tinext natin. Okay? So, mag-iisip tayo na kailangan natin siyang mabago. Kailangan nating mapalitan. Okay? So, paano? So, ang gagawin natin guys, itap natin. I-long press natin yung message na pinadala natin. Then, sa bandang baba guys, may nakikita kayong tatlong dot. May nakasulat na more. Itap lang natin yung more. Din dito guys, may makikita kang forward, edit, bump, and remove. So dati-dati guys, wala itong edit na to. Yung tatlo lang, forward, bump, at remove. So dahil sa features na in-release nila, nagkakaroon ng edit button. So ang gagawin natin, itap natin yung edit. Din dito, automatic ibabalik niya tayo doon sa chat box. Okay? So dito na natin pwedeng i-edit yung mga messages na pinadala natin. Katulad doon sa atin, nag-message sa'yo ng pagkikuha ng pera ko. So ang gagawin lang natin guys, i-edit lang natin. So halimbawa, papalitan natin ng sa iyo ang pera ko. Okay? After nyan guys, itap nyo lang yung check sa gilid. Guys, yung una nating message na pakikuha na lang ng pera ko, napalitan na ng sa iyo ang pera ko. So, di ba guys, hindi na natin kailangan na mag-remove or mag-unsend ng mga messages. So, dito sa bagong features nila, pwede na nating i-edit na lang. Basta laging tandaan, 15 minutes after nating ma-send yung message or yung messages, 15 minutes lang guys ang binibigay sa atin na pwede natin siyang i-edit. Okay? After ng 15 minutes, mawawala na yung edit button, yung sinasabi ko kanina, at magiging tatlo na lang matitira doon. Okay? Mawawala na yung edit button. So, 15 minutes guys, tandaan. So, ayun guys, sana guys nasundan ninyo at malinaw sa inyo kung paano natin magamit yung ibagong features ni Facebook Messenger tungkol doon sa pag-i-edit ng mga sent messages. Okay? So, for more videos and more tutorials, please like and subscribe. Thank you guys!